kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuay, ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Banal. Kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam ko magagawa mo ang lahat ng bagay. Anamang balakin mo'y walang makahadlang. Sino nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako'y humatol ng walang katuturan na hindi ko alam ang lahat ng bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namamasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong timtim at ang sarili ko'y aking tinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang pangalay Jemima, Kesha, Karen Hapok. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki.
Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y binigyan mo ng dunong na tuwi na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat akin nanuwaang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag na turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay ng dunang ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kung hindi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas
ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga tao ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at maraming mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang makapakinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo noong isang araw na sinugo ni Jesus Nazareno ang 72 alagad upang magmisyon. At sa ating ebanghelyo ngayon ay sinasabi dito ang pagbabalik ng 72 alagad na ito mula sa misyong ipinagkatiwala sa kanila ni Jesus. At mapapansin natin na tuwang-tuwa sila. Bakit? Dahil kahit demonyo at masasamang espiritu sumusunod sa kanila sa ngalan ng ating Panginoon. Tunay ngang masasabi natin na walang hindi makapangyayari sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus Nazareno, ang mga may karamdaman ay gumaling. Ang mga bulag, nakakita. Ang mga bingi, nakarinig. At ang mga pilay, nakapaglakad. Ito ang karanasan ng mga apostol at alagad na hinirang ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo, kung kayo po ay may sakit at may malubhang karamdaman sa mga sandaling ito, huwag po kayong magduda. Kayang-kaya kayong pagalingin ng ating Panginoon. Kaya-kayang tayong hilumin ng Diyos sa ating mga sakit at mga dinadala sa buhay. At mahalagang mahalaga, huwag na huwag tayong susuko sa ating pananalig at pananampalataya. Bakit? Sapagkat tayo ay hindi sinusukuan ng Diyos. Pagagalingin niya tayo at ito ay magaganap sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. At kung mapapansin ninyo, napakaganda din ang mga sumusunod na pahayag
ni Jesus Nazareno. At ito yung sinabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunpaman, magalak kayo, hindi dahil suko sa inyo ang masamang espiritu, kung hindi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ibig sabihin, sa ngalan ng Diyos, walang pwedeng makapinsala sa atin. Walang pwedeng manakit sa atin. Dahil alam natin na ang patnubay ng Panginoon ay laging naririyan. Isang napakagandang paalala sa atin para sa ating mga gawain at tiisin sa araw-araw. Mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang grasyang kaloob ng Diyos sa atin sa araw-araw. Hindi masasayang ang lahat ng ating pagsasakripisyo. Hindi masasayang ang ating pagmimisyon. Bakit? Dahil narinig natin may gantimpalang nakalaan sa mga taong magiging tapat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag ang pahayag ni Jesus Nazareno. Pagkakalooban niya tayo ng kagalakan. Opo, kagalakan ang kaloob ni Jesus Nazareno sa mga taong mananatiling tapat sa Kanya. Kagalakan ang handog niya sa mga taong patuloy na susunod sa Kaniyang kalooban. Kagalakan ang naghihintay sa mga taong makikibahagi ng buong puso sa Kaniyang misyon. At ang kagalakang ito, kailanman hindi mananakaw ng tao, kagalakang hindi matutumbasan ng salapi, dahil ang kagalakang ito ay ang makasama ang Diyos sa isang buhay na kailanman hindi na magwawakas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa maliliit at mabababang tao. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito, naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga apagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway huwag umasa sa puwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama,
biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit, at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo kami nawa sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na hindi bumawas kung hindi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal
ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsalungan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos natin lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, inatihating pagkain, katawang alay sa Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesus Kristo, siya'y ating lakas
at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.